Pag-asa at muling pagbangon, mga karanasang tunay na humuhubog sa katauhan ng isang tao na isang tumasino. Samahan ninyo po kaming silipin ang mga buhay na nabago dahil sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Normal lang sa relasyon ng isang tao ang pagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. At madalas, tuwing tayo ay may pinagdadaanan, ang una nating tinatakbuhan ay ang ating pamilya. Ngunit paano kung ang mga taong iyong dapat takbuhan ay siya ring pagmumulan ng iyong problema? Magandang umaga po. Ako po si Father Jeff Aytona OP at ito po ang VICTUS. Kailanman hindi naging madali ang mabuhay ng mag-isa, nang walang pamilya at nang walang tiwala sa Diyos. Padalas, sa mga pagkakataong tayo may pagsubok, kine-question natin ang mga pangyayari sa buhay natin, kine-question natin ang Diyos. Ika nga, everything happens for a reason. Kasama rin dito ang mga pagsubok na pinagdadaanan maging sa ating sarili, sa ating eskwelahan, sa ating kaibigan, sa ating mga kapamilya at mga magulang. At ngayon, mga kapatid, isang kwento ng isang tumasino ang magpapatunay sa sitwasyong ito. Mula sa Fakultad ng Sining at Panitikan, narito po si Adrielle Rivera. Magandang umaga sa iyo, Adrielle. Morning, Father. Kumusta ka? Okay lang po ako. Adrielle, maaari mo bang dagdagan ang pag-introduction sa sarili mo? Sige po. Ako po si Adrielle Rivera. And nabuhay akong mag-isa. Mm-hmm. Panganay po ako ngayon. And sabi nga po ng nanay ko, masayahin po ako. Sobrang friendly ko. Kahit sino kinakaibigan ko. Hindi daw ako namimili. Mm-hmm. And ayun po, Father. Meron bang particular na karanasan nung ikaw'y bata pa na hanggang ngayon hindi mo makakalimutan sa buhay? Ang hindi ko po talaga makalimutan nun is nung pagdating ko po sa bahay, bigla na lang po nag-aaway yung parents ko. Hindi ko po kinaya yung nakita ko. Kasi sobrang, yun nga po, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sobrang bata ko po nun, Father. Wala pa po ako sa sarili. Nabanggit mo kanina na ikaw ay solong anak ng iyong nanay. Apo. Hindi mo na kilala ang iyong ama. Yes. Subalit ang nanay mo ay merong bagong asawa. Stepfather. At stepfather mo siya. At siya yung nakita mo na nag-aaway sila. Apo. At anong naging siguro damdamin mo nung nakita mong nag-aaway sila? Siyempre sa akin po, sobrang nasasaktan ako kasi hindi ko po talaga kayang nakikita nag-aaway family ko. And yun nga po yung nanay ko, importante po sa akin nanay ko kasi siya po yung nagpalaki sa akin, siya po yung nag-alaga, siya po yung laging tumitingin sa akin. Siyempre siya po yung nagturo sa akin ng good values po. Kamusta ka naman ngayon, Adrielle, bilang isang estudyante? Okay naman po. Masaya po sa, tsaka nababalance ko ng po yung akads ko. Kahit nahihirapan ako, hindi pa rin ako sumuko. Natutuwa akong lumaban. Ating alamin kung ano nga ba ang pagsubok na dumaan sa buhay ni Adrielle at paano niya ito nalagpasan. Pababalik po ang VICTUS.
Naghihinala! Ayan! Naghihinala ko ba? Sabi na wala eh! What? Pagpunsang sakta nanay ko! Hindi mo na itinigilihan. Bakit ka lang? Away matanong. Sige na umakita. Bakit ka lang? Mahirap talaga kapag hindi nagkakaintindihan ang isang pamilya. Sila ang siyang dapat nating kasama at karamay, ngunit sila din ang maaaring maging dahilan ng di pagkakaunawaan. Ngayon pong umagang ito ay nagbabalik tayo at kasama natin si Adrielle at binabahagi niya sa atin ang kanyang kwento ng buhay bilang isang pamilya. Noong mga sandaling yon, Adrielle, na nakita mo nag-aaway ang mga magulang mo, ano ang iyong naramdaman? Sobrang sakit po sa puso ko. Kasi, yun nga po, di ko po kaya na nakikita nag-aaway sila. Siyempre, mahal na mahal ko po pamilya ko. Mm-hmm. Sobrang close ko na sila. Tapos, yun nga, sa nanay ko rin. Ikaw ba'y nagalit nung nakita mo po, na nagalit po ako sa stepfather ko. Yung nanay mo? Kasi, parang binabalibag lang niya yung nanay ko. Parang tinutulak lang niya. Siyempre sa akin, hindi ko tanggap yun. Sobrang galit ko nun. So ano pa yung naramdaman mo bukod sa galit? Sa ines. Kasi, nasa isipan ko nun, ba't sila nag-aaway? Parang normal lang naman dati. Ngayon, puro away sila. Yun po. Kumisan kapag tayo punong-puno ng galit, kumisan hindi tayo makapag-isip ng tama, di ba? So, nung mga sandaling iyon, ano ang naisip po namang gawin? Ang naisip ko po nun kasi lumayos lang po ako. Mm-hmm. Lumayos lang po sa bahay. Mm-hmm. Naisip ko po yun kasi para ma-call off yung stress na nararamdaman ko nun. Saan ka na nagpunta nung lumayos ka? Lagi ako pumupunta sa bahay ng best friend ko po, mm-hmm, si Juan Miguel po. Mm-hmm. And lagi po ako pumupunta para mag-ask for guide, mm-hmm, and guidance po. Ayun. So, ibig sabihin, nung lumayas ka, umalis ka talaga sa bahay ng opo, magulang literal mo? Po na umalis po. Tapos, nagdala po ako ng gamit, nagdala po ng damit, mm-hmm, pangkain. At ano naging reaction nila? Siyempre, hinanap ka. Opo, sobrang alala nila. Mm-hmm. One day po yun eh, isang araw po akong nawala sa bahay. Mm-hmm. Kung sino-sino na lang po yung tinawagan nila. Mga classmates ko, mga friends ko. Doon na lang po nila nalaman na sa best friend ko. Noong bang nangyari yun sa nung nagawa mo yung paglalayas, sa palagay mo ba, naipahatid mo sa kanila yung mensaheng gusto mo sa kanila? Opo. Hindi ko po kinakaya. Hindi po kinakaya yung pag-aaway nila. Atin namang alamin kung paano nga ba nakaapekto sa buhay ni Adrielle ang problema sa kanilang pamilya. Naglayas ako nun. Pumunta na lang ako sa bahay ng best friend ko. Napagod na akong ayusin yung buhay ko. Para saan pa ba? Para sa pamilya ko na wala naman pakialam sa akin? Pilit akong pinapakalma ng mama ng best friend ko, pero inisip ko pa rin na siguro mas okay na lang kung mamatay na lang ako. Kasi parang wala na namang landas ng buhay ko. Wala namang maapektuhan. Hindi na din ako nag-aaral at mapasok sa klase kasi wala na akong inspirasyon para mag-aral. Dahil dito, bumagsak ako sa ibang subjects ko at lalo na panghinaan ng loob. Sige nga, kailan mo kayo lagaan? Ang kapal naman ang kapal. Pero, ang kapal niya po.
Nasaksihan po natin ang kwento ni Adrielle at kung paano niya pinagdaanan yung problema niya sa buhay. At nabanggit mo kanina, Adrielle, na noong panahon yun na nagkakagulo sa iyong pamilya, ikaw ay tumakbo sa iyong best friend. Opo. At doon ka pasumandaling tumira sa kanila at parang very close kayo ng best friend mo at yung nanay niya. Opo. Treated ko po sa kanila noon as second family talaga. Mm-hmm. Yung best friend ko po kasi kilala din ng nanay ko. Mm-hmm. Sa ako rin po kilala din ng mother at father nila. Mm-hmm. Nakatulong ba yun sa'yo, yung pagpunta mo sa kanila? Opo, na-enlighten naman po sa nanay niya. Mm-hmm. Ayun. So, in the absence of your real mother, nandun yung nanay ng best friend mo na siyang parang tumulong sa'yo para magpaunawa ng sitwasyon sa buhay. Opo. At malaking tulong yun. Opo naman. Pero Adrielle, noong panahong iyon, bakit mo piniling magpabaya sa eskwelahan? At ano ang naging resulta niyon sa'yo? Siguro dahil nagugulo na talaga yung pag-iisip ko kasi sobrang dami na ng problema ko sa buhay. Mm-hmm. Hindi ko na kinakaya siya. So, naisip ko mag-Dota, mag-Call of Duty, or tumambay. Anong naging resulta naman po nun? Pangit po, bad effect po siya. Mm-hmm. Tuloy-tuloy na po yung pag-absent ko sa class noon. Parang nahuhuli na po ako sa mga lessons. At syempre, may consequence yun. Opo. At ang consequence nun ay? Bumuksak po ako. Mm-hmm. Tatlong subject po yung nabuksak ko nung last year lang po. Mm-hmm. And yun. Tatlong subjects? Opo. And you were in first year then? Yes, tama po. At nung nakita mo yung resulta nung pagbagsak mo sa mga subjects na to, ano ngayon yung mensaheng na parating nito sa'yo? Siguro, maging matino. Mag-aral kahit sobrang problemado sa buhay, mag-focus pa rin sa ACADS. Mm-hmm. Ano ang naging reaksyon ng iyong mga magulang doon sa nangyari sa buhay mo na yun? Ano po, galit po yung mama ko, syempre. Sobrang galit po kasi parang sabi niya, nagsasayang lang daw po ako ng pera, bakit hindi ko daw inayos yung pag-aaral ko. Eh, syempre naman po nakakahiya po sa part ko kasi yun nga po nanay ko, graduate dito sa UST, tapos ganda-ganda ng grades, tapos ako, parang nagpabaya lang, nagkaroon ng baksa. Siguro isang magandang mensahe doon sa nangyari sa buhay mo na yun, na kapag ang isang kabataan ay may problema, tandaan natin na ang problema ay hindi masusolusyonan sa paggawa ng isa pang problema. Tama? At yun ay nakita mo at naranasan mo mismo sa buhay mo, sapagkat yung problema sa pamilya mo, definitely naka-apekto sa'yo, subalit yung hindi pag-aaral ng mabuti ay isa pang problema na tunay na makapagpapabigat sa sitwasyon ng buhay mo. Tama, Adrielle? Opo. Mm-hmm. At minsan, ang simpleng hindi pagkakaunawaan ay isang nagdudulot ng malaking away. At marami ang magiging sanhi o dahilan upang magkaroon ng mga ganitong klase na hindi pagkakaintindihan. Ngunit higit sa lahat, pinaka-importante ang mga nagiging solusyon sa ating mga problema. Alamin natin kung paano nakabangon si Adrielle sa kanyang mga pinagdaanan sa pagbabalik ng VICTUS. Mga kaibigan, nagbabalik po ang VICTUS. Ngayon ating malalaman kung paano nga ba nakabangon si Adrielle sa kanyang mga problema. Ano po talaga kaya? Nawawala na po ako ng pag-asa. Pakiramdam ko po, Lord, wala na ako ibang matatakbuhan. Lord, alam ko madami na po akong ginawang kalokohan. Pero kailangan ko po ng tulong ngayon. Lord, sorry po, pero alam ko po kailan na ako tulong sa akin. Lord, ngayon lang po. Please, Lord. Hindi ako
mahalaga to Billy na pumunta sa youth camp ng YFC. What if wala na yung magulang mo bukas? Hindi natin sigurado na bukas makalawa, bilisanin na tayo ng magulang natin na nagsilang sa mundong ito. Naginabayan tayo every step of the way na nandyan para sa atin tuwing kailangan natin sila. Ayokong umabot sa puntong mararamdaman natin na we only know what we have till it's gone at ayokong maramdaman na rin. Kaya kahit magkaroon kayo ng away sa pamilya, take the courage to tell them you love them. Kasi hindi naman nila maririnig kapag patay na sila. This is my cry. Kapwa tumasinong si Adrielle bago pa niya nakamit ang kapayapaan sa kanyang sitwasyon. Ganun pa man, nang dahil dito, lumakas at tumatag ang samahan ng kanyang pamilya. Makikita natin na bukod sa sarili, ang Diyos din ay naging instrumento upang magkaayos sila ng kanyang mga magulang. Ngayon Adrielle, matapos natin masaksihan ang iyong kwento, siguro naman ay meron kang magandang mensahe para sa kapwa mo kabataan at Tumasino. Siyempre, una sa lahat, mahalin natin ang pamilya natin kahit anong mangyari, kahit anong problemang dumaan sa buhay natin. Siyempre, huwag tayo susuko. Kahit sobrang problemado na sa buhay, matuto tayo lumaban. Sa lahat naman ng problema natin sa buhay, magiging worth it din yan. And, siyempre, huwag na huwag tayong mapanghihina ng loob. Magtiwala tayo. Magtiwala tayo kay God. Kasi siya rin yung nagbibigay ng lakas sa atin. Kahit anong mangyari. Very good. God bless you, Adrielle. God bless you din po, Father. Maraming salamat sa iyo, Adrielle. Hindi lamang para sa mensahe mong iyon, kundi para na din sa pagbabahagi ng iyong kwento sa mga kapwa mo kabataan at mga Tumasino. Sana'y meron tayong nalaman o napulot sa kwento niya. Maging inspirasyon ito upang maging mabuting tao, anak, kapatid at estudyante. Mga Tumasino, isa na naman pong kwento ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang ating natunghayan. Walang pagsubok ang hindi napapagtagumpayan ng taong may matinding pananalig at may positibong pananaw sa buhay. Gaya ni Adrielle Rivera, pagbangon, pagtanggap at pagpapatawad ang kailangan upang mahilom ang mga sugat ng kahapon. Hanggang sa susunod po, ako po muli si Father Jeff Aytona OP. Ako po si Adrielle Rivera, nabigo at nasaktan, pero piniling bumangon sa hamon ng buhay. Ito ang aking Victus.